Matapos ng dalawang hamon sa farm, nanguguna pa rin si Diana with 25 points. Pero itong si Franki, lumalaban dahil 3 points na lang ang pagitan nila ni Diana. Kumpletuhin na natin ang buhay sa farm experience ng Frankiana. Dahil dito sa Duran Farm, bukod sa taniman ng samut-saring organic na halaman, isa rin itong Test the Certified Training Center para sa mga nais matuto ng pagsasaka. Kaming mga magsasaka ay tumatanggap ng mga panauhin para naman malaman nila ang kahalagahan ng mga magsasaka. Dahil kaming mga magsasaka ang gumagawa ng pagkain sa ating kapagkainan. Sabi nga ng kanta, magtanim ay bibiro. Kaya ang huling hamon sa ating listahan, sa palayan matatagpuan. Pero bago ang lahat, kilalanin muna natin ang magsasakang si Mang Eric. Siya at ang kalabaw niyang si Hidalgo ang makakasama ni na Franki at Diana sa bukid. Ang ginagawa ko sa bawat isang araw ay mulmulot ako sa bukid, tapos nag-alaga ako ng palay, nagdadamo, ganyan. Papantak ang pawis mo sa pagod. 20 years na magsasaka si Mang Eric sa kabukiran ng San Ildefonso, Bulacan. At dito sa Duran Farm ay babahagi ni Mang Eric ang kaalaman sa pagsasaka sa mga estudyanteng nagpupunta rito. Isa lamang si Mang Eric sa 10 milyong magsasaka sa bansa. Ibig sabihin, sa bawat 10 Pilipino, may isang magsasaka. Base sa datos ng World Atlas, ang Pilipinas ang 8th largest producer ng bigas sa buong mundo. Halos 3% ng bigas sa buong mundo tayong gumagawa. Alam niyo ba bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang pagkain ng kanin ay ginagawa lamang ng mga nakatataas sa lipunan tulad ng mga sultan at datu. Napakahirap mag-ani ng palay noong panahon na yon. Binibigay ito sa kanila ng kanilang mga subject bilang tributo. Noong dumating naman ang mga Kastila, nagpasok sila ng mga makabagong farming techniques at natutunan ng masa ang pagtatanim ng palay. 2 beses sa isang taon nagtatanim ng palay, isa sa tag-ulan at isa sa tag-init. Inaararo muna ang lupa para gawin itong buhaghag at matanggal ang mga ligaw na halaman. Pagkatanim ng pula, inaalaga at tinabantayan ng palay sa loob ng 105 hanggang 150 days. At matapos itong anihin at gilingin, may bigas na tayong pwedeng isain. Hello, Kuya! Hello! Diana at Franki, makinig ng mabuti kay Mang Eric dahil may kinalaman sa pag-aararo ang huli niyong hamon. Pero bago ang lahat, may kailangan muna kayong gawin. Bakit walang sapatos, Kuya? Hindi pwede. What? Hindi pwede. Hindi kasi lulubog eh. Hindi ka lulubog. Oh my God! Natakot bang lumusong sa palayan ng dalawa? Mukhang nag-enjoy din naman silang matutunan kung paanong mag-araro. So the carabao does most of the hard work, pero you just have to there and make sure it's in the right direction. Diba? Pull it out when it gets stuck. It's hard work. Totoo. Lalo na mainit. Oo. Tao na nakakatakot kasi I don't know what's in here, pero... And sobrang deep, diba? After a while, parang relaxing ka. Oo, kind of nice. Totoo nga that carabaos are the representation of Filipino. Masipag. Yeah, because masipag and hardworking. At malakas.